sa Huban, Sorsogon, may maestra na bangkera rin. Kailangan niya kasing makipagtagisan sa mga alon. Makapagturo lang sa malayong isla. Teacher, saludo! Naglalakihang alon ng Sorsogon Bay ang sumalubong kay Teacher Medi, ang kanyang pakay, makatawid sa kabilang bahagi ng isla. Galing siya sa Isla Sablayan, kung saan siya nagtuturo. Yung alon, hindi mo naman alam kung kailan na-atake. Pag alis mo dito sa gilid, banayan. Pero pagdating doon sa gitna, hindi mo alam kung uulan ba or aatake yung malakas na hangin. Hanggang ang sinasakyan niyang bangka, kumewang-kewang. Abot ang tanguran, karayo! Ang kalbaryo na dagdagan pa nung bumuhos ang malakas na ulan. Kaya si Teacher Medi parang naging basang sisiw. Pero walang alon at bagyo ang makapipigil sa kanya. Yung motivation ko na lang para pagpunta doon is yung mga bata. Maganda yung pakiramdam na nakikita mo silang masaya. Dito sa Barangay Karuhayon, sa bayan ng Huban, nakatira ang pamilya ni Teacher Medi. Alas 4 pa lang ng umaga, gising na siya. Para ma-ready ko yung mga pagkain ng mga anak ko. Bago mag-duty si teacher sa kabilang isla, dumaan muna siya sa panaderya. Morning po! Ako po kami tinapay. Ito po ay para doon sa mga estudyante ng Sablayan, na kung saan bawat Lunes, kinukuha ko po dito sa Huban. Sa bakawang ito, nagpababa si Teacher Medi, kung saan nakadaong ang kanyang school service, ang kanyang bangka. Nakadepende sa high tide ang aking pag-alis. Pag walang tubig dito, sigurado masisira yung ADC ng makina namin. Tapos hindi makakadaong ang bangka. Nakasabay ni Teacher Medi sa bakawan ang isa sa kanyang mga estudyante, si Justin. Napauwi na rin sa isla, kaya isinabay na niya ito sa kanyang bangka. Tapos ko ako pabili ang iho na tinapay. Isangat mo dito sa ano? Ano po? Before pa lang na pumunta ako doon sa Sablayan, bumibili na ako sa bayan ng gasolina. Yung sa gasolina, yung 200 papunta doon at papunta rito na yon. Solo lang ako. Yung isang buwan ko ay inaabot ng 8,000. Mas malaki pa sa net pay ko. Ang maestra na rin mismo ang nagsisilbing bangkera. Mayroong nagbinta sa amin ng baklad, may kasabay na bangka. Nagpaturo ako mag-operate ng bangka. Mas mahirap po na may kasamang bata kasi yung risk nila, ikaw yung mananagot. Hanggang narating nila ang bahaging ito ng Sorsogon Bay, kung saan bukod sa malakas ang alon, dito rin pinakamalalim ang tubig na aabot ng 100 feet. Malalaki ang alon dyan. Naranasan ko yung nahulog yung anchor ko sa gitna kasi naipatong ko lang dyan sa ibabaw ng bangka. Kaya delikado yun. Pag pumulupot yung lubid, matatanggal yung ilis eh. Pwede kaming lumubog. Ang makina ng bangka ni Teacher Medi, makailang beses pumalya. Siyempre kinakabahan, pero kailangan ikampante mo yung sarili. Senior San Juan, ikaw yung may-ari ng dagat. Gabayan mo ako dito. Makalipas ang halos isang oras na pakikipagbuno sa mga alon,
narating din ni na Teacher Medi at Justin ang isla ng Sablayan. Yay! Payak ang buhay sa isla. Ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito, pangingisda at pagkukopra. Kaya nga po, nakakapagod. Mataas ang inaknat natin eh. Mahigit isang taun pa lang mula nung nadistino si Teacher Medi dito sa Sablayan Elementary School na nag-iisang mababang paaralan sa isla. Yung motivation ko na lang para pagpunta doon is yung mga bata. Maganda yung pakiramdam na nakikita mo silang masaya. Nasa 179 pupils kami, purely Sablayanon lang talaga yun nandito. Pito lang din ang classrooms, isang silid-aralan sa bawat grade level. Sa halos 200 mga estudyante, 7 guro lang ang nakatoka. Nangangailangan pa talaga kami ng isang guro. Tapos sana magkaroon pa kami ng isang room. Kasi po talaga yung ginagamit ng kinder, sira-sira na. Magandang hapon mga bata. Init man ang panahon ngayon at marami sa mga estudyante kulang sa gamit, hindi ito alintana ng mga estudyante katulad ni Justin na top student ng kanilang batch. Tingnan natin kung alam pa niya yung padang-padang-dang. Ayan! Si Justin, nag-champion pa sa spoken poetry competition ng kanilang bayan nito lang nakaraang taon. Makakugod ko na ang gamit-gamit ko. Sa lugar kung diin ako halik, laing mang pwede ako magpili, kaya ito ang pagbuhay sa magurang ko naghalik. Ang kanyang winning piece, pinamagatang Rawit Dawit Nin Pobre o Tula ng Isang Mahirap. Tungkol ito sa sakripisyo ng isang guro na kailangan pang mamangka makapagturo lang sa malayong isla. Hango ito sa kwento ng kanyang paboritong guro, si Teacher Medi. Rawit dawit san buhay ta, maugmahon kun sa salaysayon, makaihibi kun pagpapara isip-isipon. Kung wala po silang mga teacher, wala po kaming alam tungkol sa mga bagay po ng mga nangya. Sa rawit dawit na ini, gusto ko ipamatik sa iyo kung nalo ko sa kripisyado at pagkalikod. Pero hindi raw naging madali para kay Justin na maging pinakaunang Sablayanon na magwagi sa Rawit Dawit. Sa oras na may contest kami, napakahirap sa amin maghanap ng masasakyan. Tapos grabing gastos kung marami kaming na-develop na mga bata. Binabawasan na lang namin yung dinadala namin para makales kami sa gastos. Nangihinayang kami talaga sa mga bata na hindi nakakasama lahat. Pero kahit gaano raw kasisipag at katatalino ang kanilang mga estudyante, hanggang high school lang ang karaniwan ng mga itong natatapos. Wala na kasi silang panggastos, pangkolehiyo. Pagsapit ng recess, karamihan sa mga estudyante walang baon. Kaya si Teacher Medi inilabas na ang kanyang pasalubong. Bilang isang co-teacher po, believe po kami kay Ma'am Medi kasi napaka-caring and napaka-strong ni Ma'am. Alas 4 pa ng hapon ang uwian ng mga estudyante. Goodbye, class! Goodbye, Ma'am! Pero alas 2 pa lang, inabisuhan na si Teacher Medi na kinakailangan na niyang pumalaot pabalik ng barangay Karuhayon. May nagbabadya raw kasing thunderstorm nung hapong yon. Pag ganito talaga na may mga ulap, maalon! Yung alon, hindi mo naman alam kung kailan aatake. Pag alis mo dito sa gilid, banayad. Pero pagdating doon sa gitna, hindi mo alam kung uulan ba or aatake yung malakas na hangin. Pinapanalangin ko na lang na sana yung dagat na ito maging kaibigan ko. Pero wala pa man din sa kalahati ang nababaybay niya. Dumating na ang kanyang kinatatakutan. Unti-unti nang nagngalit ang alon. Abot ang tanguran, kariyo! Sunod na bumuhos ang malakas na ulan. Pero si Teacher Medi, hindi nagpatinag.
nasang halos kalahating oras, sa awa ng Diyos, ligtas na niyang narating ang bakawan. Pag-uwi ng bahay, ang maestra, ginampanan naman ang kanyang tungkulin sa kanyang pamilya. Isa sa mga rason ko pa kung bakit hindi ako nag-stay sa eskwelahan kasi may maliit akong anak tapos si mama walang kasama dito pag gabi. Sobrang baba ng sahod ng mga teachers natin. Sa lahat ng po ng professionals, teachers na lang po ang naiiwan. Sobrang hirap na pinagdadaanan ng mga teachers. Kung island schools ang pinag-uusapan, most probably mga ano na yan, i-consider na natin silang mga hardship posts. Yung mga teachers dyan, aside from the basic salary, they can receive what we call hardship allowance, which is 25% of their basic monthly salary in addition to their basic salary. Meron din tayong insurance na kinuha na with GSIS, particularly yung group accident insurance natin, just in case they get into accidents when they report to their station. Sa araw na ito, para magbigay pugay at pasasalamat sa lahat ng mga ginawang sakripisyo ni Teacher Medi, ang mga estudyante at kapwa niyang guro sa isla may inihanda sa kanyang sorpresa. Thank you, Ma'am Medi! Ngayon lang nangyari ito eh. Tapos mga ano, hindi ko sukat akalain nandito pa sina Ma'am. Tapos yung mga ano, bata. Naghandog din si Justin ng tula para sa dakilang guro. Sa araw-araw ninyong paglakbay, para dunong sa amin ibigay. Marapat lang bigyang pugay, hindi sapat ang habang buhay. Kaya mula sa aming mga taga-isla, tanggapin ang aming munting tula. Nahandog sa gurong kakaiba, ang aming maestrang bangker. So, salamat mga islahanon! Sa kapwa kong mga guro, maging devoted lang po tayo sa trabaho. Siyempre, mga bata yung hawak natin. Kasalalay sa atin yung kanilang future. Mas mataas na alon pa ang kanilang sasagupain. Pero lahat ng ito, handa nilang harapin hanggat patuloy silang naniniwala na edukasyon ang armas para labanan ang mapanghamong daluyong ng buhay. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.